Magandang araw! Kamusta? Muli na naman tayong nagkita upang matuto ng panibagong leksyon sa ESP4. Ako si Ginoong Patrick, ang inyong kaagapay sa pagtuklas ng ating aralin at matuto ng tamang kilos na makatao. Napapanahong pagpapaalala. Unang bilang, makinig ng mabuti. Kalawa, sundin ang bawat panuto. Ikatlo, ihanda na ang lapis at papel. Bilang pagbabalik-aral, may inihanda akong gawain at ito ay tatawagin nating ESP Pinaka-Challenge. Panuto. Pag-aralan ang mga salita na nakagulo sa loob ng banga. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang mga salitang may kinalaman sa kultura. May 10 segundo ka para sagutin ang mga sumusunod. Binabati kita dahil nakuha mo ang mga tamang sagot. Unang bilang, pamana. Ikalawang bilang, ninuno. Ikatlong bilang, tradisyon. Pang-apat na bilang, kaugalian. At panglimang bilang, paniniwala. Ngayon naman ay ating unawain ang pagmamahal sa sariling lalawigan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kultura at kung paano natin ito maisasabuhay. Gayun din, sa araling ito ay naasahang makapagbibigay tayo ng sariling pananaw sa mga pamanang kulturang material at di material. Ganda! Galing! Husay! Ilan lamang ito sa may pagmamalaki sa lalawigan ng Tarlac. Pero makulay ang kultura ng lalawigan. Isa na rito ang pagdiriwang ng Kanlahi Festival. Kilala ang lalawigan ng Tarlac sa pagdiriwang nito ng Kanlahi Festival. Narito tayo ngayon sa diwa ng Tarlac na kung saan matatagpuan ang mga iba't ibang artifacts at relics sa lalawigan. Ito ay simbolo ng makulay na tradisyon, paniniwala at kultura ng lalawigan. Dito din makikita ang mga iba't ibang selebrasyon sa lalawigan ng Tarlac. Isa na rito ang Kanlahi Festival. Ang Kanlahi Festival sa Tarlac ay inilunsad sa ilalim ng termino ni Gobernador Susan Yap noong Mayo 2017. Alinsunod sa 140th na anibersaryo ng pagkakatatag. Ang pagdiriwang ay nagbibigay ng toast sa mga tao, kultura at tradisyon ng lalawigan. Ayon sa Philippine Statistics Office, noong 2000, ito ay tinaguriang melting pot ng Luzon. Ang populasyon nito ay binubuo ng mga taong lumipat sa lalawigan na nagmula sa mga kalapit na lugar tulad ng mga Ilocano, Pampanganeño, Pangasinense at mga Tagalog. Dito, matatagpuan ang makulay na selebrasyon, tradisyon, pamana at kultura ng lalawigan ng Tarlac. Tiyak akong namangha kayo sa bidyong napanood. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kaugalian, paniniwala at pananampalataya ng mga taong naninirahan dito. Ang tawag natin dito ay kultura. Ang kultura ay sumasalamin sa paraan ng pamumuhay ng mga katutubo at ng mga taong naninirahan dito. Ito ay nahahati sa dalawa. Una, material na kultura at di material na kultura. Ang material na kultura ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita at nahahawakan na ginagamit ng mga mamamayan para ipaliwanag ang kanilang kultura. Masdang mabuti ang mga nasa larawan. Ang mga larawang ito ay kuha sa selebrasyon ng Kanlahi Festival sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay nagpapakita ng makulay na material na kultura sa ating lalawigan.
Ang Kanlahi Festival o ang Kanlungan ng Lahi ay hindi lamang bilang pagkilala sa mga tradisyon at kultura ng Tarlac, kung hindi ito ay simbolo ng kanlungan ng bawat lahi sa patuloy na pag-angat. Ngayon naman mga bata, ating talakayin ang dimaterial na kultura. Sino-sino ang mga kababayan natin sa Tarlac ang kilala niyong nagpamalas ng kabayanihan at pagpapakita ng pagkakaisa sa pamamagitan ng natatangin lang gawa? Panoorin ang bidyong ito. Kapag ang mga tao ay nasa biyahe, Tarlac ang isa sa mga stopover dahil sa lokasyon nito sa gitnang Luzon. Pero ang hirit nating mga Tarlacenyo, there's more to Tarlac. Bukod sa mga masasarap na pagkain at magagandang tanawin, mayaman sa kwento at kultura na tiyak akong maipagmamalaki ng mga Tarlacenyo. Isa rito ang dinarayong simbahan ng Jose Maria Escriba at ang Monasteryo de Tarlac. Po natin sa diocese ng Tarlac na magtatag ng mga parokya dahil kinakailangan, dahil ang mga tao ay medyo lumalaki na ang populasyon ng bawat parokya. Ang simbahan ng Jose Maria Escriba ay matatagpuan sa Barangay Magaspak sa bayan ng Gerona, lalawigan ng Tarlac. Ang parokya ng Jose Maria Escriba ang unang simbahan sa bansa at sa Asia na nakatuon sa santo. Dito nakalagak ang relic ni San Jose Maria Escriba na siyang dinarayo ng mga deboto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Ang lahat ng ito ay mga halimbawa ng kulturang dimaterial. Kaya ngayon, tignan naman natin ang mga taong nagbigay buhay nang sa gayon ay may pagpatuloy ang pamana ng lahi. Narito na ang mga taong ipinagmamalaki ng lalawigan ng Tarlac. Tunay na may pagmamalaki ang lahing Tarlacenyo. Katunayan, si Francisco Macabulos y Soliman ay isang patriotiko at revolusyonaryong general na namuno sa mga revolusyonaryong puwersa ng Katipunan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya. Ipinanganak si Macabulos sa Lapas, Tarlac. Noong 1999 po, nung na dinag-donate po ang pamilya at kuwang po. Umukit din sa kasaysayan ang isa sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Tarlac na si dating Senador Ninoy Aquino. Matatagpuan sa Tarlac ang isang museum na puno ng artifacts at memorabilia ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Samantala, ang dating may bahay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino na si dating Pangulong Corazon Cory Aquino ay kababayan natin sa lalawigan ng Tarlac. Siya ay sinilang sa bayan ng Paniki, Tarlac. Ang dating Pangulong Corazon Aquino ang siyang nagpamulat sa demokrasya sa ating bansa. Ang kultura ng isang komunidad, lipunan o bansa ay nagsisilbing simbolo ng pagkakasarinlan at kalayaan. Bukod dito, mahalaga rin ang kultura dahil ito ay ang pundasyon ng tradisyon ng mga tao sa isang komunidad. Ating tandaan na ang kultura ay isang mahalagang parte sa ating bansa. Ito ay nagbubuklod at nagbibigay gabay sa ating mga Pilipino. Ngayon nalaman na natin ang mga halimbawa ng dimaterial tulad ng kaugalian, pananalita, paniniwala, tradisyon, relihiyon ay ilan lamang ito sa mga halimbawa. Para naman sa ating huling gawain, narito na ang ating ESP Pinat Challenge. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap tungkol sa pagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material at dimaterial, at mali kung hindi wasto.
Para sa unang bilang, ang pakikilahok sa Anlahi Festival ay kasiyasiyang gawain dahil may nalalaman ka na bahagi ng iyong kultura, tama o mali. Ang sagot ay tama. Kalawang bilang, magalit sa tuwing na pagsasabihan tungkol sa mga pagpapahalagang dapat taglayin, tama o mali. Mali. Katlong bilang, mahalagang pakinggan ang mga wastong kaugaliang itinuturo ng mga nakakatanda dahil gawa ito tungo sa maayos na kinabukasan, tama o mali. Para naman sa ating huling gawain, narito na ang ating ESP Pina-Challenge. Takdang aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong at ipaliwanag. Una, bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa pagyayaman at pagpapanatili ng kulturang Pilipino? Ikalawa, paano mo mapapalaganap at mapagyayaman ang ating kultura? Laging tandaan na laging magpakatotoo at piliin ang maging mabuti sa kapwa. Hanggang sa muli, ako si John Patrick A. Tabifranca ng SDO Tarlac Province. Yeah.